Ayon ho sa International Criminal Court, ha, Office of the Prosecutor, eh, sinabi po nila na merong reasonable basis, ha, o makatwirang basihan na paniwalaan na ang crimes against humanity ay naganap at nagaganap po sa ilalim ng Administrasyong Duterte laban po sa droga. Ayan ho ang sabi ng ICC. Ito ho yung matagal nang inaabangan, mga kaibigan. Ano po? Ang sabi ho, the office is satisfied, ha, that information available provides a reasonable basis to believe that the crimes against humanity of murder, ibig sabihin ng crimes against humanity, ito ho'y krimen, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga kaibigan. Article 7.1a, torture. Ayan o, ha, murder. Meron pang torture, Article 7.1f, and the infliction of serious physical injury, ha, and mental harm as other inhumane acts, Article 7.1k, were committed on the territory of the Philippines between at least 1st July 2016 and 16 March 2019 in connection to the War on Drugs campaign launched throughout the country. Yan o ang sabi ng ICC prosecutor na si Fato Bensuda, ha, sa kanyang report kahapon, Lunes po ito. At ang napansin po ni Bensuda that in addition to drug-related killings, karagdagan pa dyan sa mga pagpatay na may kaugnayan sa droga, some individuals were allegedly subjected to serious ill treatment and abuses prior to being killed by state actors and unidentified assailants after being arrested or abducted and while being held in custody before their deaths. Ayan po ang sabi. Maintindihan naman siguro dahil simple lang yung mga English na yun, eh. Pero mahirap tagalugin, eh. Sa haba. Oh. At ayon pa sa report nitong si Bensuda, in at least a few incidents, sa ilan daw mga insidente, members of law enforcement agent o enforcement, yun daw mga miyembro, ha, sa ilang pagkakataon, may mga miyembro ng law enforcement, rape women, ginahasa ang mga kababaihan who were apparently targeted because of their personal relationships to the individuals allegedly involved in the drug trade. Naku po, mga kaibigan, talagang ano, parang walang batas, ha, ang sinasabi po dito. Isipin ninyo yung mga halimbawa, babae, eh, may kaugnayan dun sa sinasabing sangkot sa droga, eh, ginahasa, ha? Ayon sa nakalap na report nitong ICC. At kung matandaan ninyo, hindi ba kamakailan, eh, yung mayor, si Paruhinog, na babae, maganda yun, eh, na nakakulong ngayon, di ba, sa PNP. Eh, hindi ba nabulgar? O ano na nangyari dun sa kasong yun? Na minamanyak ng isang opisyal ng Philippine National Police
Nakakulong na yun, ha? Oh, yun mismo. At hindi lang yan unang beses. Yan ay pangalawang beses na, sapagkat yung humuli sa kanila, sino ba yun? Yung major na bandang uli, sabit din. Sino yun yung humuli ron sa mga paruhinog na nawala na ngayon, di ba? O yan din, di ba? Parang ginawa niya rin yan dun sa mayor na yun ng lugar yun, Misamis. O, mga kaibigan. At marami pang iba, katulad nitong sinasabi dito sa report. Halimbawa, may kakilala yung may relasyon doon sa sangkot sa droga, babae. Ginagahasa yung mga may relasyon. Siguro kamag-anak o asawa, ganon. Overall, most of the victims of the alleged crimes in question were persons reportedly suspected by authorities to be involved in drug activities. That is, individuals allegedly involved in the production, use, or sale, either directly or in support of such activities, of illegal drugs. In some cases, individuals otherwise considered to be associated with such persons. Yan, mga kaibigan. Pinaliwanag kung paano po yung inaabuso, pati yung mga kababaihan. War on drugs ba to? Hindi war on drugs yan kapag ka meron ng gahasaan, mga kaibigan. Ano po? Ha? Citing available information, binanggit daw po, base sa available information, sabi ni Bensoda, many of the persons targeted in such crimes had been included on drug watch lists compiled by national or local authorities, and some of those targeted had previously surrendered to the police under Oplan Tokhang. Yan daw mga pinagbasiyang impormasyon ng ICC. Marami sa mga tao na pinuntirya ng krimen na kagagawa ng mga otoridad ay napasama na sa dati sa drug watch list na ginawa ng national at local authorities. Kung pag-aaralan natin, nung isang araw, binanggit natin yun, di ba? Kundi kahapon, nung isang linggo, nung Biyernes, na merong ginawang report, di ba? Mga kaibigan, na itong mga local authorities, itong LGUs, mga mayor, talaga palang sinadya nila, kasabwat sila sa pagpapapatay sa mga sinasabing nakalista sa droga. Para lalo na yung mga hindi po kaalyado, kung tawagin outsiders, mga kaibigan, hindi kaalyado ng administrasyon na gustong mapasama sa kasalukuyang administrasyon, gusto sumampa. Kaya karamihan daw doon sa report na yon, sinasabi na nawala na yung opposition na members na kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Lumipat na sa kanila, mga kaibigan. At ang ginawa nitong mga mayors na ito, hindi sinasabi kung ilan yan, kung sino yan. Siguro dun sa paglabas niyan sa next year, lalabas yung full report na yun na binasa natin nung kapiraso lang, yung binanggit lang natin. Nung Biyernes o kahapon, yung tungkol sa mga mayor
na, na ang ginawa nila parang isinakripisyo nila, ipinahamak nila yung kanilang mga constituent para lamang makakuha ng pabor sa administrasyon, para sila makasakay, makabalimbing sa administrasyon. Kasi pag hindi ka kaalyado, siyempre, ang unang-unang iniisip ng mga politiko, yung pera, di ba? Yung biyaya na mananakaw nila, mga kaibigan. O, hindi ka mapapasama ron, katulad ng Congress, di ba? Sabi nga sa inyo, yung politika ngayon dito sa Pilipinas, eh para lang yung ano, parang yung mga baboy, ha? Na kung saan nandun yung labangan, eh doon sila sumasabsab. Parang ito ay, tingnan ninyo ha, magkakaugnay yung report. Consistent yung mga report na ito. Magkakaibang organization, pero consistent sa isa't isa. Tumutugma sa isa't isa yung mga report na yan. Kaya pag pinag-aralan mo, makakabuo ka na ng senaryo kung paano isinagawa yung drug war na yan. Oh, mga kaibigan. At kung tutusin mo, hindi ho laban sa droga ang totohanang larawan nito pong ginawa nilang di umano ay drug war. Krimen po eh, mga kaibigan. Isipin mo, drug war, may rape. Ha? At yung nire-rape, karamihan, may kaugnayang personal doon sa mga pinuntiriyang biktima. Ha? Ibig sabihin yun, kundi asawa, girlfriend, kamag-anak. Katulad nung sinasabi nga natin ngayon, di ba, yung pamilya Paruhinog. Oh, pati yung mayor, hinuli, yun, nakakulong yun hanggang ngayon eh. May tsura yun eh. At kamakailan ay sumabog sa media, nagreklamo itong mayor na ito na minumolestya siya ng isang opisyal ng PNP. Mantakin ninyo ang nangyari. Inabuso ng mga may kapangyarihan yung drug war. Bukod pa yan doon sa mga ibang issue, di ba? Hindi drug war actually, krimen eh. Kaya ang tawag, crime against humanity. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. At ang sabi pa ho dito, in a number of cases, sa maraming bilang ng kaso, notably, mapapansin, ha? The alleged acts, yun daw mga di umano'y pinagagawa, ha? Were committed against children or otherwise affected them. Sipin mo, pati mga bata na damay dito, ha? At naapektuhan, ha? For instance, sabi ni Bansoda, a significant number of minors ranging from a few 7 months old to 17 years old reportedly turned victims of apparent drug-related killings as direct targets or as a result of mistaken identity or collateral victims. Oh, mga kaibigan, marami daw pong kaso ng mga minors, mga minor de edad na mula sa ilang buwang taong gulang hanggang 17 taon na edad ang napaulat na naging biktima ng drug-related killings as direct targets. Sipin mo, pati yun tinarget mga bata.
or as a result of mistaken identity or collateral victims, or resulta ng mistaken identity, napagkamalan, di ba? O kaya collateral damage, yung you were at the wrong time, at the wrong place. Yun ang ibig sabihin. The situation in the country since at least July 2016 when President Rodrigo Duterte assumed office has been under preliminary examination of the Office of the Prosecutor since February 2018. In June, noon daw June, o nga, ito si Justice Secretary Minardo Gibara, na-announce niya na nagtayo daw siya ng inter-agency panel na mag-iimbestiga sa pagkamatay ng mga o sa mga namatay sa anti-drug operations. Sabi ni Bensouda, ang kanyang opisina ay magpapatuloy sa pag-monitor ng developments regarding the panel. Minomonitor itong sinabi ni Minardo Gibara, kamakailan lang ilang araw pa lang o linggo, nakaraang linggo. Di ba sinabi nitong si Justice Secretary Gibara na ilalabas na raw nila by December. Siyempre, pag sinabi mo December, hanggang katapusan ng December mga kaibigan Kaya, ang sabi rito ni Bensouda, patuloy silang nilang imo-monitor yung development dyan sa sinasabing itinatag na inter-agency panel nitong si Justice Secretary Minardo Gibara para muling imbestigahan yung pagkamatay o mga namatay sa drug operations. Ayon pa ho rin dito sa ICC, ang kanyang tanggapan, sabi ni Bensouda, has also been following with concern the reports of threats. Kanila ring sinusubaybayan na may pagpapahalaga ang report, ang mga report sa ng pananakot, pagbabanta, pagpatay at iba pang pamamaraan na labag o lumalabag sa karapatan ng mga pinararatangan defenders o yung mga nagtatanggol sa human rights, journalists and others, including critics of the war on drugs. Ayon ho kay Bensouda, the COVID-19 pandemic and capacity constraints have delayed her office's goal. Kaya raw pala na-delay ang pag-conclude itong report nila na sinasabi yung para sa preliminary examination on the situation in the Philippines dahil po sa pandemic. Pero sabi niya, ang kanyang opisina ay magdidesisyon kung hihingi sila ng authorization na buksan ang investigasyon sa sitwasyon dito sa Pilipinas in the first half of 2021. Ibig sabihin, pagka binuksan yan, yun ang hindi natin alam, ang mga kasunod na mangyayari. Di ba? Ito'y report pa lang. O magdi-decide pa lang ang kanyang opisina
kung sila ay hiling ng authorization na mabuksan ang investigasyon tungkol sa sitwasyon dito sa Pilipinas sa unang tatlong buwan nitong 2021. Sa mga tweet, ang time frame na mag-iintay tayo, mag-aabang tayo kung ano magiging resulta kung bubuksan ang investigasyon, mga kaibigan, o ano paman, tungkol sa sitwasyon daw dito sa Pilipinas. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pang sabi ni ni Liachon, maraming issue ngayon tungkol dyan sa bakuna. Kasi ang o-orderin ilang million daw, 25 million ganun, or more 20 million more or less na vaccine. Ilan ho ang populasyon ng Pilipinas? 100 million tayo mahigit eh. Bakit kayo o-order ng 20 million? Pagkatapos, yun daw 70% niyan makukumpleto by 3 to 5 years pa. Mga kay, anong klaseng gobyerno ito? Mga kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagsasabi nyo? Ito si Galvez, di ba siya ang itinalaga na asar? Vaccine asar? Ha? Nakakaasar eh. Akalain nyo, ito yung nagsabi rin dito kay Liachon. Ay, si Liachon, nakasama namin yan eh. Sa NTF, ha? National Task Force on COVID. Hindi yan, may sariling mundo yan kasi hindi nakikipag-cooperate. Ba't niya sabi yun ni Galvez? Ha? Palibasa, military. Mga kaibigan, sa military pwede yung sinasabi ni Galvez. Ha? Nakalimutan niya kasi retarded na siya sa military. At siya ngayon ay nasa civilian government, ha? Civilian government ito, civilian supremacy over the military. Ha? Nakalimutan ba ni Galvez 'yon? Mga kaibigan, na sa civilian post, talagang ganyan. Dapat merong nagpapaliwanag at nagtatanong o kaya kumokontra. Hindi masama ang kumontra, bakit? Kung yan ay para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ba? Sabi nga natin nung araw sino ba ayaw magtagumpay ang gobyerno? Di sila. Ayaw nilang magtagumpay sila eh. Gusto nilang magtagumpay yung corruption eh. Pero tayo, ano hinahangad natin, di ba? Magtagumpay ang gobyerno. Kaya nga tayo nagbibigay, may mga pagkakataon, nagsasuggest tayo, ito gawin ninyo. Ganyan ang gawin ninyo. Tigilan ninyo yung katarantaduhan. Tigilan ninyo yung pagnanakaw. Wala nang naniniwala sa inyo na walang magnanakaw dyan sa administrasyon ngayon. Ang paniwala, marami. Ha? At grabe ngayon, pinakagrabing pagnanakaw sa kasaysayan ang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Oh, mga kaibigan, yun ang paniwala ng tao eh. Ano magagawa mo? Di ba? Dahil nakikita eh. Diyan lang sa baku-bakuna na yan. Mamaya pupunta tayo dyan, tinan ninyo, mapapahiya yung mga yan. According to one cabinet official, ito yung sabi ni Liachon ha, na hindi totoo yung sinasabi ni Roque. Yesterday, he texted me and want to maintain anonymity. Ayaw lang ipabanggit ang pangalan, is that there has been no discussion. Wala raw naganap na usapan na nagmumura si Digong nyo
ha, sa kanyang mga statement. O sa mga statement, kaugnay sa mga statement na sinabi ni Liatyon, gawa-gawa lang daw yun. O, yan ang sabi. O, eh, ang katunayan na niya, iniimbita pa nga ako dyan sa Malacanang eh. For advice, ha? Para sa payo. Even when he was already removed from the NTF. So, ano ibig sabihin ngayon, lumalabas? Eh, si Roque, kwanho, gustong makontrol itong mga tao ni Duterte, pare-pareho nang iniisip, walang ibang makapasok nang hindi dadaan sa kanila. Ito, pansinin nyo mabuti. Wala namang ginagawa si Presidente Digong nyo, di ba? Ang lahat ng orders nang gagaling sa mga tao niya na eh. Kumbaga, bahala na kayo sa buhay nyo, kung ano gusto nyong gawin, ipatupad. O kahit walang kwenta yan, patupad nyo, basta bahala kayo. Pagka meron ng controversy, papasok ako. Magsasalita na naman ako, tapos magmumumura ako para matakot yung mga yan. O, kasi palpak kayo, palpak tayo, para masabing ako nagpapatakbo. Pero pansinin nyo, hindi siya nagpapatakbo eh. Itong mga ito, gumagawa ng desisyon nila. Ha? Sabi nga sa inyo, ang motto ng kwan eh, ng Boy Scout eh, laging handa. Ito, laging palpak eh. Mga kaibigan eh. Ha? Gobyerno laging palpak. Ha? Nakakahiya. Oh. Basically, sabi nito si Dr. Liatyon, that is the premise of the situation why I was questioning the efficacy, yung bisa nung gamot. Meron siya mga binabanggit na mga journal, ng mga medical journal, kung saan doon nalalathala ang lahat ng ginagawang mga clinical, kung ano-anong testing, yung mga development sa iniimbentong bakuna na yan, mga kaibigan. So doon sila nagbabasa ng kwan eh. Yun ang pinaghuhugutan nila. Eh si Roque, binabasa yata nito hanggang ngayon, comics eh. Mga kaibigan eh. Ha? Wala nang comics ngayon, pero ito, nagbabasa pa ng comics. Mga kaibigan, oh. Tanong lang naman eh, anong big deal doon, di ba? Ngayon ito, di ba dito, walang kasiguruhan ang bakuna. Oh, samantalang sa ibang bansa, di ba? Sabi nga ni Recto, ito yan si Recto nagsabi, yung senador. Eh bakit natin titipirin niya kung totoong kukuha tayo ng bakuna? Eh di dapat yan, available yan para sa lahat ng Pilipino. Pero naman ang gobyerno yan eh. Lalakihan pa natin para masiguro natin na yan ay magkakaroon ng access ang lahat ng tao, lahat ng mamamayan, kahit maglaki tayo ng budget. At huwag tayong titingin dito sa pwede na to, baka mas mura ng konti pero pwede na. Hindi. Piliin natin yung sigurado. Kaya magkakaroon ng investigasyon eh. Diba? Magpapatawag ng investigasyon, offshoot ng privilege speech ni Senator Pangilinan. Mga kaibigan, maraming dapat itanong. O, dyan na lalabas na ngayon ang katotohanan na talagang ang Pilipinas ang nagre-reserba ng bakuna na manggagaling sa China. Nire-reserve yung China eh. Very special, very important ha, ang China para sa administrasyong ito. Mga kaibigan, eh pera ng taong bayan yung gagamitin ninyo, hindi naman yung pera yan eh. Sabi lang ni Digong niya yun, pag nagsasalita siya, pera ko, wala akong pera eh. Ha? Hanap ako ng pera, pera ko. Anong pera mo? Ang pera mo, baka ano, pera sa etamol. Ha?
Oh, hindi mo pera, wala kang pera na ginagasta. Sarili mong pera, wala. Pera lahat ng taong bayan yan. Huwag kayong magyabang, ha? Huwag kayong paglululukuin para magmukha kang dakila. Di ba? Kunyari, pera nila ginagamit nila. Para magmukhang ganun, alam mo na yung mga mangmang eh. Uy, pera niya. Di ba? Hindi alam ng mangmang yun, yung ibig sabihin yung sinasabi nilang yun. Ngayon, ito, ang sabi dito, it's an unusual speed considering that the other compounds in the market, for example, you have Pfizer and Moderna on December 17 and Astra already published their article, ayan o, may article, or clinical trial in, I think, in Lancet and the English and the England Journal Medicine for Pfizer. Yan po, mga kaibigan. So, what I'm saying is that the requirements for a peer-reviewed journal were there. But for the Chinese vaccine, you don't have the regulatory documents. Yun. Walang regulatory documents. O kaya, hindi sila naglalabas ng kung ano ang ginawa nilang testing para mo masabing bakuna laban sa COVID. Pwede ba yung gano'n? Basta sasabihin mo, ito bakuna sa COVID. Ang dami dito niyan eh. Ultimong biogesic dito, ginagawang harina eh. Ang dami dito niyan. Mga kaibigan, di ba? Oo. Ibig sabihin, ang daming peke na gamot. Lalo sa umping, ang dami niyan. Mga gamot ng inchik ng China na dinadala dyan. Ang daming falsifikadong gamot dyan. Yun lamang ginagawa nilang parang Viagra. Eh, ano yun eh? Ban yun eh. Hindi mo pwedeng ipasok sa ibang bansa yan eh. Oh, kasi mga walang paliwanag yan eh. Ano ba? Di ba pag bumibili ka, nakalagay, nakasulat ang component nung binibili mong gamot kahit na hindi gamot. Oh, di ba? Inuobliga na ngayon, nakasulat lahat doon yung kung ano yung mga sangkap niyan. Eh yan wala eh. Kung meron man niya nakasulat sa incheck eh, kailangan mag-aral pa tayo ng incheck para natin maintindihan kung ano yung bibili natin. Ano yan? Laking kagaguhan eh. Oh, mga kaibigan. Ayon kay Lechon, ang pagbili ng bakuna ay dapat nakabase sa visa at kaligtasan, ha? Which will allow authorization for distribution. Oh, 'yun ang magiging basihan. Yan ba may visa ba 'yan? Baka mamaya eh, Kapampangan niya, ekobisa. mga kaibigan. Yung pala, walang talab. Di ba? Ang mga walang yanga, di ba, gumagawa ng gamot na walang talab. Hindi gamot. Pinepeke, pati gamot. Kawawa yung may sakit eh. Sipin mo, pabibilin mo ng gamot na peke, di ba, ang daming nahuhuli niyan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito pa nga pala, ang dami nang nagre-reklamo. Lintik po ang pila kung ikaw papasok ng City Hall ng Maynila. Isang kilometro po ang pila eh. Anong klase yung patakaran yung ginawa niyong yan? Akala mo, pagdating mo rin sa pinto, eh may dadaanan ka na parang, ano ito, yung nag-ano? Yung fumigation? Ha? Wala naman pala. Tuloy-tuloy ka pala ron. Bakit nga ba? Alam niyo kung bakit? Isang pila lang eh. Eh di lalong hindi mo na-observe yung social distancing,
Dahil nakapila yung tao eh. Paano masusunod yung social distancing? Bakit hindi ka magpahiram ng utak, Mayor Isko Moreno, ha? Diyan sa mga tao diyan na nagpapatupad niyang pila-pila na yan sa City Hall para makapasok ang tao sa loob ng City Hall. Ba't hindi kayo maglagay ng lane? Ha? Yung dito, isang lane, papunta sa magbabayad ng amilyar, kukuha ng mga birth certificate, yung transaksyon niya, City Hall. Ngayon, maglagay ka pa ulit ng isa pang lane, mahirap ba yun? Para naman, sa mga empleyado, ha? Para hindi sila mahuli. Di ba? Sino si serbisyo anong sino magsiservisyo rin sa nakapila lahat na yun? Oh. Dapat, may pila kayo para sa mga empleyado at doon sa mga papunta ng courtroom, fiscal office, at saka sa mga korte. Bakit? Eh, bawal mahuli rin eh. Di ba? Oh, gumamit naman kayo ng konting utak. Sika Percy Lapid, Bumabana, Lapid Fire. Di ko alam kung ano ibig niyong palabasin doon eh. Haba-haba nung pila. Sipin mo, nandiyan ka, papasok ka dyan sa Arroceros. Magmumula yung pila sa Top Avenue, sa kanto ng Arroceros. Eh, sinara nila yung gate doon eh. Pagkatapos, pagpasok mo City Hall, walang mga elevator. Iisa gumagana. Mga kaibigan, ang makakasakay, tatlo lang. Sus Mariose po. Sana, huwag namang, ano, kaya nagagalit ang Diyos sa atin eh. Binigyan ka ng utak, ayon yung gamitin. Di ba? Ay ba, nagagalit nga. Si Ang Bilao, Mr. Pardo ng New York, binabati natin. Ito nga pala, no, malungkot ang balita. Nalaman ko lang na pumanaw na pala si Edgar Quezon, anak ho ni Tito Dolphy. Eh, di ko alam kung anong sanhi ng kanya na ikinamatay niya kanina lang daw. Eh, nung mga ilang taon nakakaraan, nung buhay pa yung si Dolphy, eh madalas akong nagkakape dyan sa Robinsons eh. Eh yan si Edgar, malimit yan. Pag nakita ko niyan doon sa Robinson, nagkukwentuhan kami malimit niyan. Kasi dyan sa Robinson, merong dating condominium dyan si Dolphy, yung sa Midland Plaza. Siya nakatira doon dati. Kung ilang taon nakatira siya doon. O, kaya madalas, eh katabi lang ng Robinson yun eh, nagkikita kami niyan. Pinupuntahan niya ako dun sa coffee shop, nagkukwento kami, nagkakape kami. Eh, Beno, tayo po'y nakikiramay sa mga kamag-anakan ni Edgar Quezon. At dun sa mga nakakakilala, hindi pa nakakaalam, pumanaw na ho kaninang hapon si Edgar Quezon na anak ni Tito Dolphy, no? Bayan ko ay isa ang nahihin, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Ambassador Marichu Mauro! Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mangyaw.
Ang mga kaibigan.